Alright, magandang araw sa inyong lahat mga katrupa ko sa treasure hunting in the Philippines and all over the world. Ngayon naman guys, tayo ay maiba. Hindi muna tayo seryoso. Balik tayo sa history about ancient golds right here in the Philippines. So here's one of the alamat na ating balikan. At bago tayo magpatuloy ay gusto kong mag-shout out sa mga taong nanonood at nakikinig ngayon sa aking video. Shout out to you, all of you guys out there in overseas and also right here in the Philippines, in Luzon, Visayas and Mindanao. At ngayon ay atin ang tunghayan ang kwento tungkol kay Maria Makiling. At bago yon ay bigyan ko muna kayo ng a little background about the place called Ophir, ang biblical place where King Solomon got a lots of gold, tons of gold, right from that place called Ophir. Alright guys, balik ulit tayo sa history ng King Solomon's Mine. Ang lugar na tinatawag na Ophir, yung Ophir ang tinatawag na mina kung saan kumukuha ng gold. Every 3 years, pumupunta doon si King Solomon sakay ng barko galing sa mga tao dito sa Red Sea. Dito siya dumadaan. Sa Biblia, mayroong nasabing lugar na Ezion Giver. At dito sila dumadaan sa may India dito at nakadaan sila sa Molucas. Yung Molucas, yan ang Malaysia, Indonesia. At nakita nila yung China at sa tapat ng China daw, doon yung tinatawag niya na Ophir. Ophir, yung lugar kung saan kumukuha ng gold si King Solomon para dalhin pabalik doon sa Israel para ialay sa Diyos na Ama, yung tinatawag na si Yahweh. Doon ialay yung gold pabalik sa Israel galing dito sa tinatawag na Ophir, which is ito pala ang Philippines. Kahit saan ngayon sa mga forum about the Ophir, the place of mining for King Solomon, ang Pilipinas talaga ang ituturo diyan kahit saan, kahit sino ng mga scholars. Kaya napakayaman ng Pilipinas sa gold. Kaya ito ay i-connect ko ngayon sa istorya natin about Maria Makiling or the Mount Makiling, na kung saan ay mayroong legend of gold doon na napakarami. At ayon sa mga biblical scholars ngayon, ang tinuturo na Ophir ay ang buong Luzon. Kasama na dyan ang Palawan, kasama na ang Sursogon, Mindoro, at ang lugar na Sieba naman ay ang kasama na dyan ang Leyte, Cebu, Mactan, at ang Tarsis, na sinasabi sa Biblia na maraming gold at maraming kahoy na algum tree or yung tinatawag na red sandalwood, na sa atin sa Pilipinas yan ang Nara tree. Sa buong Asia, tanging Malaysia, Indonesia at Philippines lamang ang merong Nara tree. Kaya yung tatlong country na yan, ang Malaysia, ang Molucas sa Biblia, Indonesia at Philippines ang kandidato para sa lugar kung saan nagmimina o kumukuha ng tuni-tuniladang ginto si King Solomon during his time nang siya ay naging hari pa sa Israel. At sinong abay itong tatlong ito, si Ophir, si Sheba, at Tarsis? Yung isang anak ni Joktan, si Joktan yung kanilang ama, which is si Joktan ay anak ni Eber. At si Eber naman ay descendant nila Noah ng mga chosen people of God. Ito ay mga bloodline ng chosen people of God. Galing kay Noah, Eber,
And then, meron silang mga kaapu-apuhan sa tuhod na tinatawag na si Ophir. Meron pang isa dyan, si Havilah. Pero itong tatlong ito ang famous place kung saan nagmimina o kumuha ng gold. Kumukuha ng gold si King Solomon for every 3 years, bumabalik siya doon. At mayroong estimate na mayroon siyang nakuha na 36 tons of gold in his entire reign as a king in Israel. Ganyang kalaki ang mga gold sa Pilipinas na nakuha noon. Even sa panahon ni King Solomon, kumukuha na sila dito. At bakit nga ba pumupunta si Magellan? Gusto niyang pumunta sa Mactan, Cebu, kasi alam niya na ito ang lugar ni Sheba. Nasa translation ngayon, ang Sheba ay naging Cebu. Kaya bago siya pumunta ng Cebu at Mactan, or Mactan to Cebu, ay pumunta muna siya dito sa Agusan. Kasi alam niya na ang Agusan ang Tarsis, at maraming ding gold ang Agusan sa Butuan. At sa katunayan niyan ay doon natagpuan yung Golden Tara at yung Surigao Treasure, malapit din yan sa Butuan. Yan ay sa boundary ng Surigao Sur at Surigao del Norte. At malapit lang yan sa Butuan yung Surigao Treasure na napakaraming Maharlikan Golds, or sabihin na natin na Ophirian Golds. At sino ba itong mga Maharlikans na ito, or ang tinatawag na mga Ophirians? Ito ay mga ating ninuno ngayon, or noon mga ninuno natin yan noon pa man, bago pa ang panahon ni Lapu-Lapu, ay nandito na yan sila, ang tinatawag na Maharlikans or the Ophirians. Sila yung mga taong mahilig sa gold. Kung nakita nyo dito sa kanilang mga braso, napakalaking mga gold niyan. Golden dagger, golden bracelet, golden earrings, golden necklace, golden crown. Lahat yan ay mga gold. Kaya ang Maharlikans ay nandito yan sa Pilipinas. At mayroon akong suspetsa na si Maria Makiling ay anak ng isang Maharlikans. Kaya kaya niyang magbigay ng lots of gold. Yung basket-basket na gold binibigay niya doon sa kanyang kasintahan at sa mga kaibigan ng kanyang kasintahan. Alright. Ito yung ating ancient na mga Filipinos na ating mga ninuno noon. Nagaling yan ang kanilang origin doon sa Molucas. Yung Molucas ay ancient yan na nation na nabanggit sa Biblia, kung saan dumadaan si King Solomon sakay ng mga Phoenician sailboats or ships, na kung saan yung Phoenician sailboats or Phoenician ships ay gawa din sa Nara tree or gawa din sa Algum tree or Almug or Red Sandalwood na tanging dito lang makukuha sa Malaysia, Indonesia at Philippines. Kahit yung si Lapu-Lapu ay Maharlikan yan, yung kasuotan ni Lapu-Lapu ay tulad din ng kasuotan ng mga Maharlikans noon. Nasa isip ko nga na itong legend or itong alamat ni Mariang Makiling ay totoo, at si Maria Makiling ay isang Ophirian or isang Maharlikan. Kaya tara na guys, ating tunghayan ang kasaysayan ni Mariang Makiling sa alamat na ito ng Mount Makiling at ang sawing pag-ibig ni Mariang Makiling. Ang alamat na ito ay matatagpuan sa lugar ng Laguna sa Luzon. Ito ang alamat ng Mount Makiling at ang alamat ng pinakamagandang diyusa o engkantada sa bundok na ito na ipinangalan sa kanya si Maria Makiling, anak ng mag-asawang si Dayang Makiling at Gat Panahon. At ito guys ang aking masasabi, na parang ito ay may koneksyon doon sa biblical place kung saan nagmimina ng gold si King Solomon sa Land of Ophir.
kung nandyan sa Luzon ang mga Ophirians, ang mga Maharlicans. Meaning to say, itong si Maria Makiling ay descendant or bloodlines ng Ophirians, na mga taong napakaraming stock of gold. At ayon sa alamat, kung ikaw ay mamitas ng prutas or mga gulay doon sa harden ni Maria Makiling, pag inuwi mo na ang prutas at gulay na ito, ito ay magiging ginto or gold bars. Napakatalinghaga. Kasi ito ay alamat lamang at iba ang konsepto ng mga native people noon. Kung makakita sila ng foreigner, akala nila ito ay diyosa. Kung makakita sila halimbawa ng alien na maganda, ito ay diyosa pa rin sa kanilang paningin kahit ito ay ibang klaseng nilalang. Ngunit, kung ano man si Maria Makiling, ang kwento niya ay tungkol sa pag-ibig at napakaraming ginto at iba pang alahas na ibinibigay niya sa mga taong minamahal niya, especially sa kanyang boyfriend. At hindi nabanggit sa libro ng fairy tale ni Maria Makiling ang pangalan ng kanyang boyfriend. Ngunit dito ay dinescribe ito na ito ay pinakagwapo na lalaki sa kanilang baryo. At habang si Mariang Makiling ay palaging pumupunta ng bayan, bumababa siya galing sa bundok ng Makiling, nakilala niya itong lalaking ito na nagpatibok ng kanyang puso. Kasi tingnan niyo naman, parang K-pop, matulis ang ilong, parang Korean K-pop yan. Kung sa bagay, parang artista at superstar yung lalaki, kaya tuloy nahulog ang loob ni Mariang Makiling sa binatang ito na napakagwapo. At parehong umibig ang dalawa. Sabi nga, love is a mutual feeling. Pareho ang kanilang naramdaman, palaging dinadalaw ng lalaki ang Mariang Makiling sa bundok. Umaakyat ng dalaw ang lalaki. Kaya talagang in love si Maria Makiling sa lalaking ito. At di nagtagal ay bumibigay din si Maria Makiling. Nangyari na ang nangyari sa magkasintahan. Kung ano man ang nangyari sa magkasintahan ngayon, ganun din ang nangyari sa kanila. Very attractive ang isa't isa sa kanila. Para silang magnet na hindi maghiwalay. Yakap sa umaga, yakap sa hapon, yakap sa gabi, at yakap sa dilim. At sabay silang nangarap. Sa gabi, tumitingin sila sa itaas ng mga bituin at sabay silang nangarap para sa kanilang future kung sakali sila ay magkapamilya. At dahil doon ay naging close sila at pati na mga kaibigan ng kanyang boyfriend ay naging kaibigan na rin ni Maria Makiling. Kaya tuloy palagi pumupunta sa bundok, sa harden or sa garden ni Mariang Makiling ang mga lalaking ito. At tuwing mamitas sila ng prutas or mga gulay sa pag-uwi nila sa bahay, ay ang mga gulay at prutas na ito ay magiging ginto, mga bars of gold. Kaya lang dahil sa nature na ng humans or ng mga tao na hindi makontento sa isang gold bar, gusto pa nilang bumalik at pumitas ng mga prutas at gulay para ito'y magiging ginto. At doon ay medyo nagalit na si Mariang Makiling sa mga taong ito na masyado nang umabuso sa kanyang bundok, sa kanyang harden. Inabuso na yung mga prutas, pitas ng pitas.
at ito ay hindi na nagustuhan ni Mariang Makiling. At ngunit dahil napakamahal at minamahal talaga ni Maria Makiling ang kanyang napakagwapong boyfriend na ito na mukhang Korean pop artist, K-pop kung tawagin ngayon, kaya pinabayaan na lang ni Maria Makiling na inaabuso na yung kanyang mga pananim sa kanyang harden na mga prutas, mga magical fruits na kung dalhin sa bayan ay magiging gold. At isang araw ay nangyari ang hindi inaasahan ng lahat ng mga tao doon sa bayan sa baba ng bundok. Merong dumating na opisyal ng sundalo at ito ay nagsasabi na lahat ng binata ay obligadong magserbisyo sa giyera. Lahat ng binata ay magiging army. In a short word, pag binata ka, ikaw ay maging army at ikaw ay makidigma or kasali ka sa giyera na nangyari sa kanilang bayan. Kaya tuloy biglang nagpasya ang boyfriend ni Maria Makiling na dapat siya ay mag-asawa na. Kaya lang ang pinili ng binata ay hindi ang diyosa ng Mount Makiling na si Maria, kundi mayroon pala siyang ibang minahal na mortal na babae na maganda rin. Kaya tuloy nagiging love triangle ang istorya at dito nagkaroon ng twist ang istorya natin from soft opera na telenovela ay nagiging parang tragedy na ngayon. At dahil sa tindi ng lungkot ni Maria Makiling sa tindi ng kanyang pighati, siya ay broken hearted. She's young, dumb, and broke. Nagawa pang makipagbalikan ng gwapong boyfriend ni Mariang Makiling sa kanya, ngunit ayaw na talaga ni Mariang Makiling. Tuluyan ng nagdurugo ang kanyang puso at hindi niya na kayang balikan pa ang lalaking ito na sa palagay niya siya ay niloko. Kaya biglang nagdilim, umulan ng ilang araw at lumilindol. At mula noon ay naglaho at biglang nawala si Maria Makiling kasama na ang kanyang harden na magic garden na mayroong mga prutas na magiging ginto. Naglaho na rin pati ang kanyang bahay. Kaya ang aral na mapupulot natin nito guys ay huwag tayong maging sakim sa ginto. At kung meron man tayong minamahal na tao at nagmamahal sa atin, dapat ay give and take ang relasyon, hindi yung isa lang yung nagbibigay. Tulad ni Maria, siya lang ang nagbibigay at yung lalaki ay tanggap ng tanggap lang. At yun ang aral sa kwentong ito. Huwag maging sakim sa ginto. Kung ano ang ibibigay, yun lang ang tama. At sana ay nagustuhan yung aking palabas ngayon guys. Salamat sa inyong panonood and be safe. God bless and ciao for now.